Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pangbungad na awit, Inang Sakdal Linis. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, Mawing Ama, lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Noong nakarang linggo, nakatanggap po ang mahal na ina ng laging saklolo ng mga liham kahilingan at pasasalamat. Mga kahilingan po, liham kahilingan, 1,638. At mga pasasalamat po, 1,810. Para po pang espiritual na biyaya, siyam. Kapayapaan sa tahanan, isa, pagkakasundo, dalawa, kalusugan at paggaling, 37, kaligtasan sa mga sakuna, 24, pagkakaroon ng anak, 4, tulong pinansyal, 2, pag-aaral, 6, pagpasapo sa eksamen, 14, pagbiyahe sa ibang bansa, 4, lokal na trabaho, 2, trabaho sa ibang bansa, 2, pangmaterial na biyaya, 23, at lahat ng mga biyaya, 1,680. Narito po ang isang liham pasasalamat. Dear Mother of Perpetual Help, gusto ko po taus-pusong magpasalamat po sa inyo sa pag-aalalay sa akin mula noong ako po ay dalaga pa lang hanggang sa magkaroon po ako ng sariling pamilya. Hindi po naging madali ang lahat para sa akin, ang buhay may asawa. Maraming pagsubok ang dumaan sa aming mag-asawa. I've been civilly married po for almost 28 years at may mga panahon na gusto ko nang bumitaw sa aming pagsasama. Pero sa bawat oras na sumusuko na ako,
at lagi po ako umiiyak sa iyo. Lagi mo akong pinalahanan, nandyan ka lagi sa aking tabi, at lagi pinaramdama na hindi ako nag-iisa. Maraming salamat po, Mother of Perpetual Help. Hindi mo hinayaan na sumuko ako. Finally, last December 26, 2022, nag-propose na siya for a church wedding. Naging matagal man ang pagkakataon na yon, pero alam ko po lahat po yon ay may dahilan. Salamat po din, Mother of Perpetual Help, sa patuloy niyo din pong paggabay sa aming mga anak. Naway, patuloy niyo po gabayan ang aking mga anak sa araw-araw. Ganun din po ang aking asawa na madalas po ay nasa malayong lugar. Ganun din po ang aking mga magulang at mga kapatid. Naway lagi niyo po akong palalahanan kung ano man po nakakalimot sa inyo at sa mahal na Ama. I love you, Mama Mary. Nagmamahal, ang liham po ay nilagdaan. Birheng Maria, tala sa umaga. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Nung ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin.
at tinutugon niya ang lahat ng aming panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makababahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranan, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang dinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makaisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nangaapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkasin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia, hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan. Nang matupad namin ang aming tungkulin, nagawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran, tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapag-umanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping mata mo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala
lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagi ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pagmantagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan para kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga hal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong mga anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik na dalangin ang mga sariling hangarin. Lahat po, Santa Maria, panalangin mo kami, panalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, binigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Birheng Mahal, Oh,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkaisa ng Espiritu Santo na huwag sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ting mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel na mabanal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinala mo ang kaligtasan sa sangkatauhan sa pamagitan ng krus ni Kristo, sa pamagitan ng kabutihang pinamalas ng iyong mga banal na martir na sina Nicolas Czarniecki, Basil, Senon at Ivan, ipagkaloob mong maging matatag kami sa aming pananampalataya at makipakinabang sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kalwalhatian. Narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag kayo'y namatay, nakalakip si Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusik sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Icono, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon, at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusik. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga nag-alay ng buhay para sa puon ay mamumuhay magpakailanman. Ang mga nag-aalay ng buhay para sa puon ay mabubuhay magpakailanman. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Ang mga nag-aalay ng buhay para sa puon ay mabubuhay magpakailanman.
Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Ang mga nag-alay ng buhay para sa poon ay mabubuhay magpakailanman. Maaring kami nooy natangay na niyong agos na anod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod sa lakas ng agos nooy nalunod na kaming lubos. Ang mga nag-alay ng buhay para sa poon ay mabubuhay magpakailanman. Tayo ay magpasalamat si Yahweh ay papurihan pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nating ibon sa bitag na nakatakas, lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Ang mga nag-alay ng buhay para sa poon ay mabubuhay magpakailanman. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Ang mga nag-alay ng buhay para sa poon ay mabubuhay magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa iyo, Panginoon, pagpalain ang iyong ngalan, ang mga hukbo ng mga martir ay nagpupuri sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at sa mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo ito sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng mga kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng laging saklolo. Ngayon, para sa mga redemptorista, aming pinagdiriwang ang mga martir sa Ukraine, kung saan ang apat na martir na si Nicholas, Basil, Zenon at Ivan ay patuloy na nagiging halimbawa ng kanilang tunay na pagmamahal sa Diyos at patuloy na paghahanap sa Kanya sa kanilang kapwa. Ang apat na martir, kasama ng iba pang martir na ginaging blessed noong 2001,
ay patuloy na nagiging halimbawa kung saan patuloy nang hinahanap ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa. Sabi nga ni San Alfonso sa kanyang mga sulat, ang dakilang pag-ibig ng Diyos ang naguudyok sa akin para magbalik loob o magbigay uli at magsukli ng pag-ibig sa iba. The greatest love that God gives impels me to return love in return. Kung saan ang mga martir na ating pinagdiriwang sa araw na ito ay naging simbolo ng kanilang pagmamahal at pagsunod sa yapak ng dakilang manunubos. Kung saan ang kanilang buhay ay patuloy na ay naging halimbawa ng pananampalataya, pag-asa at pagkapit sa manunubos na kanilang sinusundan. Kung saan din tayo makikita natin sa ating ebanghelyo na patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos na maging tapat sa ating sarili bilang mga binyagan, bilang mga Katoliko, bilang mga simbolo at liwanag ng mundo. Kung saan lagi tayo pinaalalahanan na ang ating debosyon ay patuloy nating dapat niyayakap ang ating Diyos, ang ating kapwa. At kung saan sa bawat paglalakbay, sa ating patuloy na paghahangad na manatili sa pag-ibig at katapatan ng Diyos, patuloy nating yakapin at akayin ang ating kapwa pabalik sa Kanya. Ang tunay na debosyon hindi lamang para sa ating Panginoon ay patuloy na guudyok sa atin upang patuloy nating hanapin siya sa bawat isa. Sa pamagitan ni Maria, ang ina ng laging saklolo, tayo ay kanyang tinuturo, upang makita natin ang laging saklolo, ang kanyang anak na si Jesus. At sa buhay ng mga martir, tayo ay pinalalahanan anuman ang mangyari sa ating buhay, kung tayo patuloy na kumakapit sa ating Panginoon at manunubos, hindi niya tayo pababayaan. Nawa nga po, sa patuloy ng ating pagdiriwang, katulad ni Nicolas, Basil, Zenon at Ivan, patuloy nating hanapin ang Diyos. Huwag tayong matakot na ipahayag ang kanyang dakilang awa at pagmamahal sa iba. At patuloy tayong kumapit sa Kanya bilang ating dakilang manunubos at laging saklolo. Oh,
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon into paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir na Nicolas at kanyang mga kasama. Naway ang Eucharistia na nagpapalakas sa kanila para manindigan ay magkaloob sa amin ng dignidad at katatagan, lalo na kung aming pananampalataya ay sinusubukan. Sinasamo namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ay nang umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niyang iunat sa krus ng kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Yes.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingayo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo yung kapatid naming nahimlay na ipag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo itapating aming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malaberheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabanal-banalang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Nabiato, Nicolas, Basil, Senon at Ivan, at ang lahat ng mga banal na namuhay sa igdig ng kalugud-lugud sa iyo, na pagdiwang naman namin ipupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na ang Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugubili ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pupahayag ng tripes naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aking pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapadaman niya ng Panginoon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Come, you are God.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin po ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinanggap mo kami sa iyong hapag sa pagunitan namin sa iyong mga martir na sina Nicolas, Basil, Zenon at Ivan. Ipagkaloob mo sa amin ang kayamanan ng iyong biyaya upang sa pamagitan ng kanilang pagpapalang pagsasaksi, kami ay maging matatag sa oras ng mga pagsubok at magalak sa pag-asa ng tagumpay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.